Hello guys, good morning sa inyong lahat. Good afternoon. I hope you are all doing well. So, inform ko lang kayo na meron na po tayong bagong version ng EBIR forms, which is 7.7. Nilabas po siya noong November 11, 2020. Available na po siya for download. So, discuss ko po sa inyo ng konti kung ano po yung mga nabago. Bago po ang lahat, please like, subscribe, share. If you have questions, magtanong lang po tayo and I will try to answer. So, simulan na po natin. Para po ma-download natin yung bagong version, punta po tayo sa www.bir.gov.ph. And then, as you can see, lalabas po yung EBIR forms. Sa baba po, nakita nyo po, naka-highlight po with the red line is package version 7.7. Click po kayo doon. And then, makikita nyo po itong sa screen, no? Tapos sa baba, yan po, meron po tayong arrow and meron po akong comment. I-click nyo po dyan para makuha nyo po yung newest version. So, sa version na 7.7, no, ang mga nabago po, makikita nyo po yung change request number 21903. So, nag-add po ng form 1604C, 1604F, 1604E version 2018. Tapos sa baba naman po, yung SR 2020 BIR form number 2251Q version 2018. Nagkaroon po ng pagbabago ng ATC rates para po sa mga PT 120 life insurance and then PT 130 po para po sa insurance agents. So, ito po siya in detail. So, yung 1604C po, ito po yung annual information return of income taxes withheld on compensation. Si employer po ang magpapasa nito, no? Annual po. And then, si 1604E naman po, nagkaroon na po siya ng version 2018. Ito naman po yung annual information return of creditable income taxes withheld. Ito po, makikita nyo naman yung mga to. Ang sources niya na data is yung 1601E na pinapasa and 1606. Yung 1604F naman po, para naman po ito sa mga annual information return of income payment subject to final withholding taxes. So, ang sources naman po niyan, yung mga forms na 1601FQ, 1602Q, and then 1603Q. And then, katulad po ng sinabi ko kanina, dun po sa PT 120, no, yung life insurance, nagkaroon po ng pagbabago, no? Parang bumaba po yung percentage, no? Yung 130 naman po, para naman po sa mga insurance agents. So, normally, pag mga sole proprietor, no? Kaya mga withholding agent, no? Yung mga nagre-rent, dito po tayo papasok sa 1604E. Yan po yung kailangan nating i-comply annually. Guys, yung mga nakapagpasa na ng maaga ng mga ibang forms, no, ng mga ibang EBIR forms online, okay lang yun as long as walang naging update dun sa ating forms na pinasa. But then, sa mga susunod na submission, kailangan na po natin gamitin yung bagong version, which is 7.7. Thank you po. Please like and subscribe. Maraming salamat po sa lahat ng nagtitiwala, sa lahat ng nagsusubscribe, sa lahat ng nagpa-follow. Add nyo po ako sa Instagram, Case World. Meron po akong pakulo for this coming December and I hope mag-participate kayo. See you soon and God bless us all. Keep safe po. Bye-bye!